Meron muna tayong makakausap at hihinga natin ang kanya mga masasabi, mga komento at pagtingin ano sa mga bagay-bagay, lalo na dito sa issue ng bakunahan o itong vaccination rollout ng ating gobyerno. Anong ang makakausap natin ay may award na parang kahalintulad ng Nobel Peace Prize. Siya ay isang Filipino activist and awardee ng Right Livelihood Award ng 2003. At kung hindi ako nagkakamali ay sumubok din siya na sumabak sa presidential race ilang taon nang nakalilipas dahil very familiar yung pangalan. Nasa makakausap po ng break time via Zoom, virtual, si Ginoong Nicanor Perlas na ngayon po ay pinuno, chief researcher at head ng COVID-19 Call to Humanity. Yo. Alam mo kagabi, syempre naghahanap tayo ng mga balita. Meron ako nabasang press release na itong COVID-19 Call to Humanity ididimanda ang gobyerno dahil sa term ay ginamit na coercive discriminatory measures pertaining to vaccination o yung pagbabakuna. Okay. Tausapin natin tungkol sa mga bagay na yan si Ginoong Nicanor Perlas. Magandang hapon po, Mr. Perlas, at welcome sa break time si Reggie and Thea. Magandang hapon naman po sa inyo, Reggie at Thea. Salamat sa pagsama niyo ako dito sa programa niyo. Ang ganda ng pangalan ni Mr. Nicanor Kareji, di ba? Perlas. Oh, Perlas. Di ba Perlas na sila? Parang makabayan. Mr. Perlas, ang bungad po yung press release nyo na merong coercive at discriminatory measures ang gobyerno tungkol sa pagbabakuna. Bakit nyo po na, paano nyo po nasabi yun, Mr. Perlas? Okay. May dalawang issue doon na nakasama sa word na coercive tsaka discriminatory. May assumption sa first assumption na safe and effective yung bakuna. Ligtas at epektibo. Laging sinasabi yan ng DOH. Pero hindi ganyan yung karanasan sa buong mundo. That's the first point. Second point, yung ating bakuna ayon sa mga datos na mga pharmaceutical companies na binigay sa DOH, kung pagsusuriin natin lahat po yun, lahat ng mga technical submissions nila, they have not claimed na itong mga bakuna nito will stop infection and transmission. In fact, very early on, si Anthony Fauci nagsabi na rin not to expect that. So, hindi ito magliligtas sa ating infection. That's why ang daming breakthrough cases na tinatawag nila. Ang breakthrough cases ay despite na fully vaccinated ka, nagkakaroon ka rin ng infection at transmission. That's why discriminatory 'yon ayon sa Equal Protection Act ng Constitution. You cannot discriminate. Hindi pwedeng i-discriminate yung vaccinated and unvaccinated because both can get infected, both can spread, and both can die from COVID-19. So yun ang discriminatory doon kasi the scientific evidence is showing, in fact, after a study of 185 countries, the most vaccinated countries in the world suffer the most deaths fully vaccinated. Kaya tingnan nyo na lang, for example, yung experience ng Israel. They're now into their fifth booster shots. Bakit nag-fifth booster sila? Because every week may 5% reduction ng protection. Ganito yung explanation ng scientist. Yung ating immune system, na which is the basis of even of all vaccine but also natural response, 2,700% more protective than vaccine-induced immunity. But within a few months, ito sinisira ng 5 to 6 times ng vaccines. So at the end of the vaccine period, nawawala yung bisa ng vaccine and people become vulnerable. That's why ang Israel is now on the fifth booster shot. Ang daming na hospital doon and so on. Ginoong, so this is, ginoong, ilang announce po ito.
that WHO and CDC, it's mainstream news actually, FDA sa US. Ginoong Perlas, okay, habang nagpapaliwanag po kayo, biglang pumasok sa isip ko yung a few months ago, napakataas ng mga kaso natin. Yes. Nag-surge. Ngayon ay napakababa na at nagluwag na nga ang ekonomiya. Nagbukas ang meron na tayong alert level system na halos wala pang 1 pero parang 1 na dahil sa saan natin i-attribute to? Ito po'y pruweba na umubra or gumana yung mga bakuna. Parang kontra po yan dun sa sinasabi ninyo. Sinabi ko. Opo, okay. Opo. Ganito lang po. Pumunta po kayo sa Worldometer, mm-hmm, na dito po yung mga datos ng lahat ng mga Department of Health in the world. Mm-hmm. Global to Worldometer. Tapos tingnan niyo po yung graph ng Pilipinas. Mm-hmm. After March 1, nag-increase yung cases up to a point. Tapos ngayon bumababa. Tapos yung mga deaths, nag-umakyat din, klarong-klaro, as compared to 2020. Mm-hmm. Now, ang question dito, and ito is still a kind of technical question, kasi may definitional, ang feeling ko lang, dinaya, na may definitional na pangdaya ang US CDC, baka ginamit nila ng DOH. At ganito yung definition ng fully vaccinated. Mm-hmm. If you are na second dose ka na, or in the case of Johnson & Johnson, one dose, fully vaccinated, pero namatay ka within 14 days, you are unvaccinated. Yun ang definition. Okay. So that's the first thing. We don't know kung ginagamit siya ng DOH. This is going to be a subject of a Freedom of Information request. Kasi they don't clarify ano yung definition nila. Mm-hmm. Number two, nag-release ang CDC US ng advisory na yung tinatawag na cycle threshold sa pag-measure ng infection cases, binabaan nila para sa vaccinated, but they retained it at a high cycle threshold. Let's say pag 40 yan, 35 to 40, most of the results are false positives. Pero pag binabaan na sa 28, matatanggal yung false positives. So ang ginawa ng USCDC, para sa vaccinated, binabaan nilang tricycle thresholds. Ito yung problema natin. So they're monkeying around with the science. Mm-hmm. And people, klaro-klaro ito sa website to. You can check it out. Ang DOH is very dependent sa FDA, US, CDC. Mm-hmm. Sa mga policies, mga datos, and so on, and the WHO. But these are not exactly honest para sa akin, institutions. Distortion. Like si Fauci. Mm-hmm. He denied so many things connected to the virus. Nagsinungaling siya in front of the Senate, US. And then turns out mali siya. Grabe yung sinungaling niya doon. Okay. So this is the thing, no? May ganong classic element that's playing to this. That's why we need to take a closer look at the data. Kung ano yun. Yan bang mga sinasabi niyo pong pag sisinungaling na yan sa bayan, lalamanin niya ng ipa-file niyo pong demanda o kaso? Kasi yeah, sabi doon sa press release niyo, magfa-file po kayo ng complaint laban sa government. Yes, we will have, ang binanggit namin doon, we'll have a series of complaints or petitions. Mm. May mga simpler one, may mas more complicated and so on. And that will be part of it in the scientific medical part. Pero ano po yung main, ano po yung main na argument na isusulong dyan sa inyong reklamo, sa inyong kaso? Yeah, siguro yung kwan. I mean, lumabas na rin yung sa amin advertising, sa open full page ad namin, that basically yung IATF 148B na directive is unconstitutional, basically unethical, and it's illegal on so many fronts. But I'll just give you one example. Sa International Covenant on Civil and Political Rights, nakalagay doon very clearly, hindi pwedeng gawin eksperimento ang mga tao. Mm-hmm. Now, these vaccines are all experimental. In a normal process, it takes 9 to 12 years to approve a vaccine through the normal process. Mm-hmm. So ginawa nilang warp speed. And so some of the side effects are just basically 2 to 3 months. Now, so in other words, it's not a complete process. Mm-hmm. So you cannot use this experimental thing
to mandate it. Grabe. Maskin hindi pa nga siya, maskin approved na yan, you cannot, yung freedom ng tao basically hindi mo pwedeng pilitin na hindi na siya mag-choice dito. Yung position namin, we're not anti-vax. We are actually pro-choice, informed pro-choice, and in the case of COVID vaccine, if people pro-choice. Ang mga tao gusto na mag-decision, kailangan alam nila yung mga side effects. By the way, Reggie, I just found out this afternoon, breaking news to, that the Pfizer confidential document na inilabas through a court case sa US, ang side effects from December to February 2021, there are hundreds of severe side effects. Hundreds. Actually, papakita, i-release namin to, hundreds na hindi nila ni-reveal. Grabe. And so, imagine, the FDA knew this. Now, this is the other thing of the fraud dito, Reggie, sa FDA. Yung mga in-approve nila sa mga kabataan, yung mga children. Practically, every member of FDA's advisory board may connection sa Pfizer. Meron. Meron financial ties. Ethical reason. Yes, may conflict of interest sila. Conflict of interest. So we're surrounded by this situation, and hiningaan namin, we gave all this evidence, most of it kay President Duterte and the DOH and everybody, in our cease and desist document, 85 pages of scientific evidence. Inignore. So napilitan na kami ngayon kasi may notice of liability rin yon na pag inignore nyo, kakasuhin namin kayo. Saan nyo po so, ipafile yung ano pong tawag dyan sa ipafile nyo? Class suit ba yan? Hindi ito class suit. Ano pong tawag dyan? Petition for TRO. Sa Supreme Court. Okay. So subukan nyo pong ipatigil itong bakunahan, itong vaccination. Yeah, because it's unconstitutional. Okay. So practically, Sir Nick, just to be clear, ang pinapatigil nyo po ay yung kampanya ng pamahalaan na parang sa palagay ninyo ay pwersahang pagbabakuna, yes, para sa mga mamamayan. Tama po ba? Sa pilitan. Exactly. For example, nagko-complain sa amin, 4Ps. Ayaw silang bigyan ng legally mandated ayuda nila kung di sila bakunado. Grabe yung complain nila sa amin. Pupunta actually physically face-to-face, pupunta sa amin, nagko-complain. Na sinabihan na sila ng barangay captain, ng mayor, di sila that's coerced vaccination. Labag yan. I mean, dapat you should allow people free informed consent for this prior consent. So sino po particularly, sir, ang inyong kanakasuhan? Respondents, yes. Inyong kakasuhan. Dito, most likely, ang DOH, IAT, and the other government agencies nakasama sa decision-making process para mahinto ito. Okay, Ginoong Perlas, makikibalita po kami dyan sa inyong isinusulong na yan na okay, please. Makikibalita ho kami. COVID-19 culture humanity. Sige, natin yan. Sige, please, Reg. Salamat at we'll get in touch po the coming days, lalo na kapag final nyo po yan. Yeah. Salamat. Yeah, we will definitely be in touch with you, Reggie, Thea, pag na-file namin yan. Kasi this is a case that the entire nation should know. Kasi the narrative is really one-sided from our perspective anyway. Okay. Just to be clear, when do you plan to file it, sir, or na-file na po? Soonest na ito. Soonest. Right. So you're still preparing. Okay. Good afternoon po. Thank you. Magandang more power, Ginoong Perla. Yeah. Thank you so much, Reggie and Thea. Salamat sa pag-draft. Ring time! Award niya? Ano yung award niya? Sabi mo nga, right living? Yeah, livelihood. Livelihood sa kabuhayan. Livelihood, yes, di ba? Award ay Right Livelihood Award in 2003. Parang katulad ng Nobel yes, Peace Prize. Maitutumbas, ayan, sa Nobel Prize. So, kapag nagsalita itong si Mr. Perlas, talagang mukhang makikinig ka dahil hindi naman basta-basta 'to nagsasalita siguro. Ano lang. Correct. May pinagbabasihan naman. Hindi naman siguro gusto nitong sayangin ang oras natin, di ba? Tama. At saka mahaba-haba yung kanyang petition, ha, nasa 86-87 pages, at sabi niya. Kanyang
ano, mararamdaman mo yung spirit eh, ano, yung dibdiba ng isa kanyang nasa puso, kumbaga. Interesting po, ano, na may mga kababayan tayo na ano, tama, alam mo, sa demokrasya talagang iba-iba yung mga opinion eh. Sabi nga nila, di ba? Marketplace of ideas. At bahala kang mamili. Dapat. Sana meron kang karapatang mamili. Yun yung pinaglalaban niya eh. Karapatang mamili. Bahala kang mamili. Huwag mo nang aabutin yung lason.